maraming amazing people. Once again, this is Cheryl. Sana napanood mo yung first video ko kasi dun ko kinwento kung paano ko nagsimula dito sa First Vita Plus. And for this video guys, pag-uusapan natin ano nga ba yung PCOS. Okay? Ano yung sanhi nito? Ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman? At ano yung magiging epekto nito sa ating katawan? No? So mga kababaihan na nanonood dyan, no? Panoorin nyo to hanggang dulo. Kasi as per OB-GYN, ang sabi po nila dito sa Pinasa, ang kadalasang nagkakaroon nito, mga babaeng nasa reproductive age, and 5 to 10% na mga babaeng nasa 20 to 40 years old ay may polycystic ovaries. O guys, baka may mga symptoms ka na na nararamdaman pero binabaliwala mo lang. Number one reason, takot tayong malaman ano yung sakit natin. At pangalawa, syempre, takot tayo sa gagastusin sa doktor kasi napakamahal naman talaga. Katulad ko, 7 years ako na pabalik-balik sa doktor, umiinom ng gamot araw-araw hanggang sa nagsawa na ako. At buti na lang, dumating sa buhay ko ang First Vita Plus na nakatulong sa akin. Taking 3 to 5 sachet a day lang, natulungan ako in 2 months time. Okay, na maalis at magkaroon ng complete healing mula sa aking sakit na PCOS. So ngayon naman, para matulungan kita guys, doon sa problema mo kung may PCOS ka ngayon, may kakilala ka na may PCOS, ikwento mo rin doon sa kanila, i-share nyo po sa kanila itong video na to para ma-inform din po sila. Okay? So ngayon guys, pag-uusapan na natin yan, sisimulan na natin. So as usual, meron tayong guidelines dito guys para maibigay ko po sa inyo yung mga tamang information na dapat yung malaman habang nanonood kayo sa video na to. Okay, so ano nga ba yung PCOS or polycystic ovary syndrome? So, ito po is a hormonal disorder. O, sa mga kababaihan, ang kanilang mga ovaries ay nagkakaroon ng cyst, maliliit na cyst. At itong, ang laman ng cyst na to is yung mga immature egg cell na walang kakayanan na mag-trigger sa process ng ovulation. Kasi guys, supposedly tayo mga kababaihan, dapat nag-ovulate tayo per month. Okay? So, naglalabas tayo ng mature egg cell mula sa ating ovaries, papunta ngayon doon sa fallopian tube natin. At doon, mag-aantay yon ng sperm cell, no, para ma-fertilize yung egg natin. Pero, kung walang dumating na sperm, okay, syempre, bababa yon yung egg na yon doon sa ating uterus. Okay, para maisabay ngayon sa pag-shred out doon sa blood. Okay, sabihin, during our menstrual process. Ayan. So, isasabay lang yung egg na yon na hindi na fertilized ng sperm cell. Okay? So, supposedly, yun ang tamang proseso. Kaya lang, ang nagkakaroon tayo ng problema kapag may PCOS ang babae, no, dahil immature nga yung egg cell na napuproduce ng ovary, so hindi siya nailalabas mula sa ating katawan. Kaya, ang nangyayari, nagkakaroon ng imbalance doon sa female hormone na tinatawag na estrogen and progesterone. At, no, bumababa ang estrogen and progesterone, tumataas naman ngayon yung male hormones na tinatawag na androgen. So, doon na lalo nagkakagulo-gulo ang ovulation process ng mga kababaihan na may PCOS. Okay? So, this time, alamin natin ano ba yung mga sanhi nito. Okay? So, ayon sa mga specialista guys, wala pa talagang specific reason kung bakit ang mga babae ay nagkaroon ng PCOS. Pero meron silang nakikitang factor na dalawa. Number one is genes. Ibig sabihin, may mga pag-aaral sila na nakikita na ito ay tumatakbo sa lahi. Ibig sabihin, pag yung nanay mo may PCOS at yung kapatid mong babae may PCOS, mas malaki din yung tsansa na ikaw ay magkaroon din nito. Okay? So, that is number one. Number two naman, guys, is insulin resistance. So, ano ba yung insulin? Ang insulin is hormone siya na ang nagkikreate nito is yung ating pancreas or lapay. So, ang trabaho naman nito is siguraduhin na tama yung pagkakagamit ng sugar or asukal sa ating katawan. Okay? Ibig sabihin, partner ng sugar plus insulin para makapasok sa ating cell yung sugar. Okay? Para ma-convert into energy para nagagamit natin. Kaya lang, nagkakaroon ng misuse dito sa insulin hormone na to. At itong misuse ng insulin hormone na to, ito yung nagiging dahilan para tumaas. Okay? Tumaas yung level din ng
androgen o yung tinatawag natin na male hormone. So, yun din yung isa sa dahilan kung bakit naapektuhan yung ovulation ng mga kababaihan. Okay? Ayan. So, ano yung mga symptoms na pwede nating maramdaman kapag merong PCOS? Okay. So, number one is irregular periods. Maraming kababaihan, minsan dalawang buwan, tatlong buwan, anim na buwan. Minsan yung iba, mga nakakausap ko, as in, maabot talaga sila ng taon na hindi talaga sila dinadatnan, no? So, hindi dumadating yung monthly period. So, that is one symptom na posible ikaw ay meron ng PCOS. And then, pangalawa guys, is yung malakas na period. So, ito naman yung nangyari sa akin. Ang sa akin kasi, halos isang buwan na hindi tumitigil yung menstruation ko. So, ito naman yung symptoms na pwede din maramdaman ng iba. Diba, pag dinatnan naman sila, sobrang lakas naman ng period. Okay, kasi dahilan nito guys, kasi nagkakaroon ng build-up dun sa uterine lining, dun sa lining ng matres na mga kababaihan. So, kumakapal siya. Kaya, lagi, no, nag-shred out siya ng blood, okay? So, yun naman yung problema dun sa malakas na period. And then, pangatlo, guys, is labis na pagtubo ng buhok or excessive hair growth. Ayan. So, kadalasan to nangyayari sa tiyan, sa likod, minsan sa pwitan. Minsan yung iba talaga yung dito sa, ano, dito, yan yung parang bigote. Ako naranasan ko din yan noon, yung sobrang lala na talaga yung PCOS ko. Ang kapal lang dito para kung lalaki may bigote. So, ganun yon guys, kasi tumataas nga yung level ng male hormone or androgen. Okay? And then, ang tawag pala dun guys, yung mga abnormal na pagtubo ng buhok is hirsutism. Okay? And then, pang-apat is pagtaas ng timbang. Okay? So, marami, kadalasan talaga sa mga may PCOS, nagiging obese, nagiging overweight sila. Ako naman, dun sa kaso ko dati, guys, sobrang payat ko naman. Okay? So, sobrang payat. Kasi, mamaya malalaman nyo kung bakit sobrang payat. So, wala talaga akong ganang kumain. So, baliktad naman yun sa akin. So, yung iba kadalasan, nagkakaroon ng obesity. Okay? Kasi, yung mga fats na yun, naiipon sila sa tiyan, tsaka sa bewang doon, pupunta bago mapunta sa ibang bahagi ng katawan. And then, panglimang symptoms, guys, is acne. Okay? So, maraming kababaihan na grabe problema na nila kung ano-ano nang ginagamit na sabon, mga beauty products, para matanggal lang yung mga dami ng acne sa mukha. Ako naman noon, ang naranasan ko lang guys is yung sa dibdib, nagkaroon ako ng tagyawat at saka sa likod ko. Sa mukha, meron naman pero pailan-ilan lang siya. Okay, pero marami talaga na mga kababaihan nagkaroon sa mukha talaga. No? So, ang lalaki ng mga tigyawat. Okay? So, yan yung panglima na symptoms na meron kang PCOS. And then, pang-anim is sakit ng ulo. Ito, naranasan ko rin siya, guys, kasi noon, lalo na pagka mainit yung panahon, during summer time talaga, nagre-ready na ako ng banig-banig ng, alam nyo na yun, yung pang-sakit ng ulo, yung ingat, ganyan. So, yun yung lagi ko nire-ready pag summer, kasi lagi sumasakit talaga yung ulo ko. Okay? So, ang reason talaga nun, no, kasi nagkakaroon tayo ng hormonal changes kapag may PCOS. Laging nagbabago yung ating hormones para sa mga babae. Okay? And then, paano nga ba ito nakakaapekto sa ating katawan? So, number one, so, naaapektuhan is yung fertility ng kababaihan. Ibig sabihin, yung kakayanan na mag-conceive, magkaroon ng baby. Okay? So, that is number one na effect ng pagkakaroon ng PCOS. Okay? So, dahil nga, yun ang dahilan kasi, irregular, di ba, yung menstruation. So, dahil irregular ang menstruation, irregular din yung paglabas nung mature egg cell. Di ba? Kasi tulad nga na pag-usapan natin kanina, yung immature egg cell kasi hindi talaga siya lumalabas sa ovary. So, hindi nagkakaroon ng tinatawag na ovulation. Kaya, marami talaga mga kababaihan na mga may PCOS, apektado talaga yung fertility. So, minsan yung iba hindi talaga nabubuntis, hirap magbuntis, o kaya pag nabuntis naman, yung iba talaga nakukunan, o kaya kung hindi ka man makunan, nagkakaroon sila ng premature birth na tinatawag. So, hindi umaabot sa eksaktong buwan na dapat i-deliver yung baby. Okay? So, yun yung number one na effect kapag may PCOS. And then, pangalawa, high blood pressure at pagtaas ng cholesterol level sa
katawan. Okay? So, kung saan ito guys, nakakatakot kasi 'di ba nga tumataba eh. So, sa sobrang dami nang nilalabas ng mga insulin hormones, yun din yung reason bakit tumataba yung kababaihan. So, pag tumaba ka, natural, tataas yung BP mo, yung cholesterol, na makakaapekto naman na pwede tayong magkaroon ng sakit sa puso, diabetes, at saka yung stroke, no? So, alam naman natin na napakaliliit lang ng mga ugat doon sa utak natin. Kaya marami din talaga nagkakaroon ng stroke kapag ka may PCOS. And then, pangatlo na epekto sa katawan natin, guys, is yung sleep apnea. Ano naman yon? Ito yung habang natutulog ka, biglang tumitigil yung paghinga. Ayun. So, nangyayari ito sa mga kababaihan na may PCOS. Pero, ang kadalasan nakaka-experience nito, guys, is yung mga overweight talaga. Pero, mas lumalala yung sleep apnea kapag overweight ka na tapos may PCOS ka pa. So, nagsasabay itong dalawa. Kaya, nakakatakot kasi pwede ka talagang ma-stroke dito kasi kakapusin ng oxygen yung brain mo. Okay? So, yun yung nakakatakot kapag ka may PCOS. And then, meron siyang effect, no, doon sa ating mental health. Kaya kadalasan sa mga mayroong PCOS sa mga kababaihan, nadidepress ako. Naranasan ko din yan noon, guys. Ang bigla-bigla ka nalang nalulungkot nang wala namang dahilan. That is depression. Diba na parang asaya-saya mo pa, and then ilang minuto lang, ayan, nakakaramdam ka na ng lungkot. Di, kasi nagbabago nga yung ating hormones. Okay? So, depression. Kaya sa mga may partner dyan, na mga lalaki na may mga partner na may PCOS, intindihin po natin yung mga babae na yung minsan nababaliw talaga ang babae. So, kadalasan dito kasi hormonal change. Okay? And then, anxiety. Ano yung anxiety, guys? Ito yung bigla ka nang kinakabahan. Sobrang lakas ng kabog ng puso mo. May time na ganun na parang wala ka namang iniisip pero kinakabahan ka lang. Yung parang lakas ng tibok ng puso mo. So, yun yung isa sa effect na mental cause ng PCOS. And then, eating disorder. So, ito yung sagot, guys, kasi kaya ako sobrang payat noon talaga. Nung nagkaroon ako ng PCOS, hindi ako naging overweight. Pero payat ako. Pero pinagtaka ko naman nun, payat ako. Pero malaki yung puson ko. Yun. Kasi sobra din pala talaga. Yun pala yung reason. Lumalaki pala yung puson. Yun chan. Kapag ka sobrang dami ng inilalabas na insulin hormone. Ayan. Pero ito, eating disorder. Talagang wala akong ganang kumain talaga that time, no? So, yung ibabaliktad naman todo, kain naman sila, kaya tumataba. And then, pang-apat na epekto sa ating katawan ng PCOS, guys, at ito yung pinakamaluhan na, pinakamalala na to, okay? Endometrial cancer, ito na, nakakatakot na to. Kapag sobrang kapal talaga na yung uterine lining natin, yung lining sa matres ng kababaihan, no? So, syempre, palagi yan nag-shed out ng blood, no, tuloy-tuloy. So, pwede talagang magkaroon ng tinatawag na endometrial cancer. So, maraming mga kababaihan na ganito yung nararanasan. Kasi pag nagkaroon ng ganito, laging kumakapal yung lining ng uterus, okay? So, syempre, tumataas yung risk, no, nito na nararanasan sa mga may PCOS dahil ito, syempre, yung problema sa ovulation and syempre sa insulin resistance, okay? So, may mga itinuturo naman ang mga doktor para sa tamang pag-manage dito sa sakit na PCOS na to. Minsan, pagpunta ka ng doktor, syempre, restahan ka ng gamot at syempre, may babaguhin sa lifestyle. Noon, ang in-advise sa akin talaga ng OB is umiwas ako sa mga matatamis na pagkain. Ayan, chocolate, mga cake, ice cream, lahat ng mga matatamis talaga iniwasan. Tapos, ang advice sa akin nun, 1 cup of rice lang talaga, no? Para hindi gaanong maglabas ng maraming insulin hormone si pancreas, okay? At syempre, ang ibibigay ng doktor sa atin, treatment lang talaga. Kung sinabi nating treatment, 'di ba? Ibig sabihin hindi talaga siya cure, 'di ba? Hindi siya yung cure na hinahanap natin. Kasi nga itong PCOS na to sa ngayon wala pa talagang, 'di ba? Hindi pa talaga alam ng mga specialist kung ano talaga yung pinaka-cause niya. So dahil hindi pa alam kung ano yung pinaka-cause, syempre wala pa ring available na
cure para dito, kaya treatment lang ang meron. So yung nangyari sa akin noon, high school pa lang ako, age 15, doon nag-start yung PCOS ko. Niresetahan ako for 3 months, nagtitake talaga ako ng contraceptive pills. O diba, so isipin mo, bata ka, 15, dalaga, tapos nagtitake ka ng pills, makikita ng ibang tao na gano'n, na umiinom na ako ng pills, o kung ano-ano na yung iniisip ng iba, diba? Pero yun pala ang paliwanag sa akin, kasi parang nga, matulungan na mabalanse yung aking hormones na estrogen and progesterone. So yung treatment na binigay sa akin. And then nung umulit na naman siya, nung nag-college ako, binigyan ulit ako ng pills for 3 months na naman. And then nung nagtatrabaho na ako, after ko nang mag-aral ng college, nagtrabaho ko ng 1 year, doon na naman, lumala na naman siya. So, hindi na talaga pills yung binigay sa akin. Ano na siya, yung mas mataas na, ano na, yung Provera na tagsi 60 plus, yung isang tablet na napakaliit. So, yun yung treatment na ibinigay sa akin ng doktor. Okay? At syempre, kasama rin yung lifestyle change. Okay? So, importante guys, kung meron kang PCOS, kailangan nag-exercise talaga. So, importante, kailangan ginagawa natin yon, no? So minsan nakakatamad mag-exercise, pero isipin natin, mahalin natin yung sarili natin, kasi walang ibang mag-aalaga sa katawan natin kundi tayo lang. At saka guys, wala tayong ibang pwedeng tirhan, no, dito sa mundong to, kundi itong katawan lang na meron tayo, kaya kailangan pangalagaan natin, kasama sa lifestyle change yung sa pagkain natin, sa diet natin, at syempre yung exercise, pag-inom ng maraming tubig, no? So pagtulog ng tamang oras. Ayan. So may mga kailangan tayong babaguhin dun sa lifestyle natin. Yun guys, is kung gusto mo lang naman na matulungan, na ma-manage ng maayos yung PCOS mo. Okay guys? So kung may mga question pa po kayo, siguro pwede pa tayong gumawa ng another video na part 2 para malaman natin ano pa yung mga uri ng PCOS. Kasi ayon sa research, nakita ko mayroong 4 na uri ng PCOS. So siguro sa next video pwede natin gawin yan guys, okay? At ano yung mga pagkain na dapat iwasan, ano yung mga magandang pwede natin kainin kung may PCOS tayo, okay? So abangan nyo na lang guys yung mga next videos natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe mo na, kasi doon natin i-upload lahat ng mga videos na gagawin ko po dito, okay? Ayan, so pag may mga tanong ka, comment down below, no, para masagot natin yung lahat ng mga questions mo at para matulungan na rin kita, okay? Kung ano yung ginawa ko noon during those times na nagsasuffer ako sa aking PCOS, okay? So yun lang, maraming salamat guys. So great morning again, amazing people. Once again, this is Cheryl. Okay, so huwag mahiyang magtanong, okay? Maraming salamat, great morning.